Isang magandang umaga, Tarlac City, and welcome to KAISA Radyo Patrol. Today is February 16, 2018. Ibig sabihin po nun, kung hey Fat Choy, today po ay isang special non-working day dahil po Chinese New Year o yung tinatawag nilang Spring Festival. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagre-relax at dadagdagan ng isang araw ang ating pagpapahinga. Sumubaybay lang po kayo sa ating programa. Napakaganda po ng ating episode for today. Ako po ang inyong lingkod, Bong Clemente. Ang ating programa ay inihahandog ng Office of the Tarlac City Mayor upang mas marami ang maabot ng mga magagandang balita at ginagawang reforma at serbisyo publiko ni Mayor Christy Angeles. Live po tayo sa DCTC 8 to 8 a.m. at mapapanood niyo po kami sa Facebook. Paki-visit lang po ang official page ng Tarlac City Information Office at kami po ay inyong makikita. Kung kayo po ay live at nanonood na, makikita niyo po na nakaupo po na rito ang ating napaka-matipuno at gwapong special na bisita. Pero bago po natin siya pakilala, konti ano muna tayo. Last episode po, ipinakilala ko sa inyo yung aking kaisa, ang aking kasama na si Aching April. Siya po yung ating co-host sa ating kaisa na programa. Pero for today, meron lang po siyang pre-scheduled flight, pero huwag po kayo mag-aalala. Babalik po siya next Wednesday at uli natin maririnig ang kanyang napakasaya at energetic na boses. So, yun po. Okay, sabi nga natin, tayo ay nagdadala ng magagandang balita. Before po tayo magsimula at introduce ang ating special guest, isa muna nga magandang balita galing sa Tarlac. Meron pong isang batang Tarlakenyo, mga kaibigan, mga kaisa. Batang Tarlakenyo po siya na nagtaas ng bandila ng ating lungsod. Siya po ay si Lance Lawrence Santiago. Si Lance Lawrence Santiago po ay isang batang taga Tarlac City. Graduate po siya ng Don Bosco Tarlac. Siya po ay nag-aaral sa University of Santo Tomas. Before po, nagkaroon siya ng Carlos Palanca Awardee. So, ang galing po. Ngayon, ang maganda po niyan, ngayon po February 16 hanggang 19, siya po ay nasa Harvard. Ulitin ko lang po, isa pong Tarlakenyo, batang Tarlac, na nagpunta sa Harvard University. Na-invite po siya doon sa mga programs ng Harvard University sa Cambridge, Massachusetts. Ang tawag po doon ay yung Harvard Project for Asian International Relations. So yun po. So sa inyong pamilya, Lance Loren, maraming salamat. At kami ay very proud po ang Tarlac sa iyong na-achieve. At considering nag-aaral ka pa ng kolehiyo, paano pa kung ikaw ay nakapagtapos at marami kang maitutulong. Recently, nakipag-meet din siya sa ating mabuting mayor para matulungan din po ni mayor ang kanyang pagpunta sa Harvard. Sabi nga po ni Ma'am Mayor na sana maka-inspire pa ng mga young, bright minds ang ating mga kabataan dito sa ating Tarlac City. So, yun po. Tapos, isa pa pong good news, ang Angel Care Pharmacy o yung libreng gamot. Open na po yan. Yan po ay matatagpuan sa second floor ng ating City Hall. Ito po yung isa sa mga the promises na natupad ng ating Mayor Christy Angeles. Pagpunta lang man po kayo doon, nasa second floor siya, although holiday po ngayon, so sarado po. Pero Monday, punta po kayo doon, dala lang po kayo ng voter's ID. Number one, voter's ID. Number two, reseta po mula sa City Health Officer. And number three, Certificate of Indigency. Yung pong Certificate of Indigency, patulong na lang po kayo sa inyong mga respective barangay. So, yan po. Okay? So, tuloy-tuloy lamang po tayo. Time check is 8:12. At ipakilala na po natin ang ating napaka-special na guest. Siya po ang bagong kaisa ng ating mayor sa pagpapatupad ng orderliness, kumbaga, ng ating siyudad. Last February 5, siya po ay nanumba bilang bagong Chief of Police ng ating Tarlac City. Walang iba ko hindi si Search Artistahe na Sir Chief. Si Sir Chief Eric Buenconsejo. Good morning, Sir Chief. Ay, magandang umaga po, Sir Bong. Wow, ang lamig ng boss.
boses, sir. Pang DJ, sir. Okay, sir. By the way nga pala, sorry sir, singit ko lang. Kahit po pala we are holiday, ang ating actually city information office right now ay on the way to Davao dahil po sila ay na-invite ng PCOO para mag-attend ng isang conference. So right now, I think nag-travel na sila kahit na holiday. Tuloy-tuloy lamang po yan dahil po napakaganda po kasi nung katatapos na KAISA festival at natuwa po sila at inanayahan po nila ang ating mga kasama headed by CIO head, si Blade Marquez. So anyway, Sir Eric Buenconsejo, bago po tayo magkwentuhan kasi malamang marami nag-aabang dyan, medyo mainit ang ating mga topics na nakahanda ngayon. Simula muna tayo, sir. Bago po kayo ngayon na PNP, so kilalanin muna po namin ko, sino po ba si Sir Chief Eric Buenconsejo? Okay po, bago po ang lahat, binabati ko po ang ating Provincial Director, Police Senior Superintendent, Richie Medardo E. Posadas. At ganoon din po ang ating butihing mayor, si Honorable Mayor Cristy Angeles. So ganoon din po ang mga taga-subaybay ng KAISA Radyo Patrol. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang inyo pong lingkod ay nagmula po sa lalawigan ng Aurora. So tubong Aurora po tayo. At ako po ay membro ng Philippine National Police Academy, Kabalikat Class of 1998. So, prior to my assignment po rito sa Tarlac City, ako po ay na-assign muna sa Provincial Headquarters sa Camp Macabulos bilang Deputy Provincial Director for Operations na kung saan po ngayon yung dati pong Chief of Police ng Tarlac City na si Colonel Bayani Rasalan na aking kaklase ay siya po yung umupo. Sabi niyo, sir, PNPA po. Actually, curious ako dyan kasi merong PMA, merong PNPA. Ano po ba yung kakaibang disiplina na ginagawa sa PNPA para humubog sa inyo upang marating nyo ngayon yung inyong kung nasan po kayo ngayon, ang inyong position. Ito po sana bigyan niyo po yung mga experiences nyo, yung mga ginawang tao dito. Mga experiences niyo po para po kahit paano yung mga kabataan natin na gustong pumasok po sa kapulisan ay ma-inspire naman po at makita po nila kung ano po yung kanilang tatahakin na landas. Well, sa PNPA po, wala naman po siyang kumbaga extraordinary na disiplina na binibigay. Kundi, sir, ba't nag-wink po kayo? Hindi, joke lang. Ito po ay parang tulad na isang magulang na gusto niya ang kanyang anak ay mapalaki ng maayos upang sa kanyang tatahaking landas sa kanyang paglaki ay maging maganda. Hindi po siya maligaw ng landas. So, ganun din po sa PNPA. And siguro ang pagkakaiba lang po, siyempre dahil nga po nasa uniform service, siguro yung po nga masasabi natin na kami po ay tinuturuan na maging matatag. So yung stability, under pressure, isa na po yan. And kung paano po tayo maninindigan sa tama at sumunod lamang sa legal na kautusan. Legal so na kautusan. Yun po ang nakikita ko na in-instill po sa amin. Kaya sa ngayon po, ako po ay 22 taon na sa servisyo. Dalawang dekada na po. Sir, ano lang ha, medyo sinabi nyo kasi na hinubog kayo eh, kailangan matatagal loob. Side comments lang po. Meron po ba kayong mga, kailangan po ba pagpasok nyo talagang firm kayo o talagang, or meron kayong mga, ano ba tinatawag na late bloomer na sa simula medyo nahihirapan but eventually nahubog po yan along the way. Meron po bang mga ganoon na halimbawa po? Well, of course po sa physical physical siyempre from a civilian way of life, pumunta po tayo sa regimented way of life na kung saan po sa PNPA po, kami ay sabay-sabay na gumagawa. Kung ano po yung gagawin ng isa, yun po yung gagawin ng lahat. Andiyan din po yung sa yung physical na aspeto ng pagpapalakas. So kumbaga po pagkagaling po namin sa civilian, siyempre meron po kaming tinatawag na yung breaking period na kung saan unti-unti po kaming ina-adjust dun sa buhay na sa loob ng akademya. Kumbaga sa honeymoon period, sa PNP po, breaking period po. Opo, opo. Okay, parang kotse po yan na bago na winawarm up. Iwawarm up po muna. At least maganda po yan, hindi biglaan. Hindi biglaan. Opo. Kaya ayos po yun. Sir, since February 5 po,
kakapasok nila as the PNP chief po. Pero before po, nasabi nyo nga po, nasa ano po kayo. Ano naman po yung mga accomplishments po ng Tarlac PNP po nung nakalipas na taon? Ito pong 2017, kung ikukumpara po natin sa 2016, mm-hmm. Mas malaki po ang ating naging accomplishment, especially po sa pagbaba po ng ating crime volume or yung krimen na naganap. Sa ayon po sa aming datos, ang Tarlac City Police Station po ay nakapagtala ng 349 na insidente noong 2016. Okay. Subalit nitong 2017 ito po ay bumaba ng 86 or 24.64% po. Wow, 86. Okay. And out of this crime incident po, ang ating pong nasolbar o nasol ay tumaas po ng 14 mula po sa 123. Ito po ay tumaas ng 137 na kung saan ito po ay 16.85% sa aming crime solution efficiency rate. And sa arrest po of a wanted person without a warrant of arrest, meron po kaming kabuuang na-aresto nitong 2017 na 605 comparing to 417 of 2016. Mm-hmm. At doon po naman sa with warrant of arrest, meron po kaming na-aresto na 478 ngayong 2017 while 164 po noong 2016. And doon po sa ating mga surrenderers, ang total sa ating campaign on illegal drugs, yes, meron po kaming total na 5,108 surrenderers. 5,108. Opo. So, sa mga surrenderers po, sa out of surrenderers po na yan, sad to say, meron pa rin po kaming nahuli na bumalik. Mga paulit-ulit. Bumalik po sa dati nilang gawin, even though sila po ay amin nang na kausap dati na kaya nga po sila ay akusang sumuko. Pero yung nga po, bumalik sila sa dati nilang gawi. At yun po ay nahuli po sila through by bust and search warrant po. Actually sir, balik ko lang po before tayo magpunta doon sa anti-drug campaign natin. Sabi niyo po, yung mga unwarranted, ano po ba ito? Ito po ba yung mga immediate po na nangyayari? Yung po sa ating mga police response, tapos yes. Yung po mga inflagrante directo, yung pong nakikita mo na mismo na gumagawa po ng insidente. Yung po mga petty crimes, andyan na po yan. Yung mga salisik, yung theft. Opo. Okay. At least, ano po, nalinawan po yun. Tapos sige, itanong na siguro, actually, since nga po yun yung ano, yun po yung mga improvements or yung mga naganap before. Now, let's move forward naman po. Ngayon pong nandito na kayo sa mga darating po na taon, ano po yung sarili nyo pong plano or yung pang coordination nyo po in terms of a local government po at saka sa national para po sa ligtas at tahimik na Tarlac City? Yun po. Una-una po, ang PNP kasi talaga, di po ba ang mandate niya talaga ay para sa katahimikan at kayusan ng ating bayan, ng ating bansa. So, ako po bilang bago rin sa Tarlac City, dahil napag-aralan na po natin yung crime situation, ang nakikita ko po na talagang i-improve natin dito or i-increase ay yung pong pulisya na makikita natin sa lansangan. Police visibility po. Police visibility po or tinatawag natin na police presence. Police presence po. And of course, kailangan din po natin na paigtingin yung ating checkpoint operations, mm-hmm. mobile patrol, mm-hmm. beat patrol, and yung pong ating oplansita. Oplansita. Kasi kung may makikita, ito po ay ating ipagpapatuloy at napatunayan naman po na naging efektibo ito nung mga nakalipas. Opo. Kahit po noon sa aking pinalitan na aking si Superintendent Bayani Rasalan na yun po ang ginawa, nakita naman natin na efektibo kung bakit nga po napababa natin ang crime incident natin itong 2017 compared to that of 2016. Kumbaga preventive measures. Opo, yung po, preventive measure po talaga ang napakahalaga. Sige po, maganda pong balita yun. At least kahit papaano makakampante po ang mga taga-Tarlac City na alam nila na pipilitin po natin. Actually, gagawin ng ating PNP Chief Tarlac City na magdi-deploy ng maraming police visibility po sa atin. So, yun po. Tapos po, pagbati kay Chief mula daw kay Christine Santos. Read lang muna po tayo ng comments. Sandali.
Meron po nagtatanong, where is Miss April? Medyo sabi ni Pam. Si Miss April, I think is, sir, if you don't mind, ah, singit lang po tayo. Si Miss April po is, I think, nasa Iceland or somewhere, pero version pre-scheduled flight before namin sinuran itong programa. Pero Ate Pam, rest assured, by next week, maririnig niyo po ang napaka gandang boses ni Miss April. Sayang po, Sir Chief, hindi niyo na-meet si April. But definitely, one of these days, guguluhin po namin kayo sa inyong kusina. Tapos, another comment from Roxanne or Roxanne Ramos, kahit may holiday, trabaho pa rin ako. Mukhang ano yan, ha? Hugot ba yan? Okay, sir, balik na tayo. Ito po, ito, medyo mainit po yung isa kong tatanong. Alam naman po kasi natin na sa PNP po ngayon, gustong itanong ng ating mga taumpayan, ano po ba yung tokhang? Paki-explain po talaga ano po ba yung ibig sabihin nito, ano yung layo nito, para po kahit paano maliwanagan naman po kaming mga nasa private, ano po. Opo, ang tokhang po ay ito ay isang practical at realistikong pamamaraan na ginawa po ng PNP para atin pong malabanan ang illegal na droga, lalong-lalo na po sa mga apektadong barangay dito sa ating bayan, sa ating sa buong Pilipinas po. So, ang tukang po ay isang Visayan word na ang ibig sabihin ay katok, tuktok, hangyo. Na ito po ay kumakatok po at nakikiusap or to knock and plead. Ang konsepto pong ito ay nag-involve po or kinabibilangan ng pagbisita po sa mga tahanan ng mga pinaghihinalaang illegal drug users or drug personalities na nakalista po sa watch list na pre-provide po ng Directorate for Intelligence. Para po sila po ay mapakiusapan na tumalima na, na umalis na or tumigil na sa kanilang illegal na ginagawa. At sa kabilang dako po, pag sila po ay sumurender, meron din po naman na ginagawa ang inyong PNP in coordination po sa ating LGU and DOH, yes, na kung saan sila po ay binibigyan ng pagkakataon na pumasok sa mga wellness and recovery programs natin. Yung po yung rehabilitation. Opo, yung sa rehabilitation na po. Okay. Kung sila po ay experimenter, so siguro doon po sa aming bahay pagbabago. Kung sila po ay kumbaga talagang chronic ay yung chronic or hardcore user, yung po yung i-ano po natin sa ating mga institusyon para sa kanilang rehabilitation po talaga. Yun po ba yung tawag doon, no? Experimenter? Opo, yung mga hindi minsan talaga, lang po, yun. O, tapos nasakto. O, sakto po naman na ano, kaya yun. Yung iba po talaga naman willing sila. And marami naman na po talaga rito sa atin ang pumasok sa bahay pagbabago and community-based recovery. Kaya po sa mga nakikinig, huwag na po kayong mag-experiment. Mag-chemistry experiment na lang po kayo. Huwag na po kayong mag-experiment ng mga illegal na drugs. Actually po, sige sir, bibilang PNP chief po ng Tarlac City. Kayo po sir, papaano niyo po na tutulungan ang PNP na iparating sa mga tao na huwag naman katakutan, nag-check lang naman po pala kami kung at binibigyan naman namin kayo ng chance para maayos po at tumama ng landa. So, ano po yung pwede natin maitulong para iparating sa nila na, oy, ano lang, umayos tayo at po kayong matakot dahil anti-drug campaign po ito. So, isa po sa na pamamaraan namin, eh, ito na nga po, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil kami ay inyong naimbitahan upang dito sa inyong programa ay maipahatid po natin sa ating mga kababayan na ang tukhang po ay hindi dapat katakutan. Bagkus dapat po ito ay ating tayo ay sumama sa programa o proyektong ito. And kami po ay nag-umpisa na rin po kami ng pagpunta sa mga barangay na kung saan kinakausap po namin ang mga barangay officials and ang iba pong mga stakeholders na with regards po dito sa guidelines po natin rito sa tukhang activities. So kumbaga may coordination po kayo sa mga meron po. Barangay level. Opo. Ito po yung mga tama. Sige sir. Kasi po hindi po pwedeng magtukhang ang pulis lang. Oh. Dapat po may kasama tayo rito na or with coordination po tayo sa PDEA. Okay, PDEA. Or the Philippine Drug Enforcement Agency
Of course, the local government units, particular na po ang ating provincial, city, municipal, or barangay drug abuse, anti-drug abuse councils, or ang ating mga ADACs, non-government organizations, stakeholders, and other law enforcement agencies, and at the same time po, yung ating mga religious sectors. So sila po yung mga kasama natin pag pumupunta po tayo sa mga barangay para po sa ating tukhang activities. Ah, yun naman pala. So, in coordination po yan dun sa mga, actually for everybody, dun po sa sinabi nyo, halos lahat naman po ay nakikipag-ugnayan po pala sa inyo. Time check lamang po tayo, it's 8:28. Comment lang po tayo. Actually, good morning from Lawrence Lopez. Yun. Actually, ano lang din, mga comments po yan sa Facebook. Congratulate ko lang pala ang mga Taga-City Information Office kasi mayroong 55,000 followers at real-time daw po ang kanilang response. So, si Kuya Blake Marquez, alam ko, hindi na natutulog yan eh. Bantay yan dun sa kanyang Facebook monitoring. So, yun. Sabi po ni Homer Lee, tahimik na ang Tarlac ngayon. Ayun sir, meron pong ano, nakaka-feel ng inyong mga ginagawa po. At balik po tayo sa ating programa. Well, if you are just tuning in, welcome to KAISA Radyo Patrol. Ako po ang inyong lingkod, Buong Clemente. Kasama ko po ang ating bagong-bagong napaka-lalim na boses na PNP Chief po ng Tarlac City, si Sir Eric. Actually, ano, parang Sir Chief at this time. Sir Eric, balik po tayo, sir. Sabi niyo nga po kanina, everybody, yung mga stakeholders, nakikipagtulungan po kayo, local government, PIDEA, actually from the local government up to sa barangay, and then yung mga religious sectors. Now, let's say po, para po sa amin na hindi po membro ng mga ganun, ano po yung pwedeng maitulong ng mga kababayan para po maging successful yung ating anti-illegal drug campaign? Kasi lahat po yan, nakikinabang po tayo, mas feel safe po tayo. So, kami po, let's say, lakad lang kami, hindi kami membro ng kahit na ano po yung pwede naming maitulong sa anti-illegal drug campaign. Of course, kasi nga po, ang anti-illegal drugs campaign po ay hindi lang concern ng inyong kapulisan. Mm-hmm. Dahil po, ito nga po ay isang naging, sa mga nakalipas na panahon, ito po ay umusbong at lumaking problema na po. Mm-hmm. So siguro po ang isang simpleng mamamayan ay makakatulong po sa programang ito. Unang-una, yun po sila mismo, eh hindi na gumamit, hindi na dumagdag. Tama po. Tama. Yun po ang pinaka simple at pinaka mabilis po na maitutulong. And of course, sana po ang ating mga kababayan ay maging vigilant po sila sa kanilang paligid. Mm-hmm. And kung meron po silang mapapansin na gumagamit or nagtutulak ng pinagbabawal na gamot, sana po ito ay itawag po nila sa ating kapulisan. Ipaalam po nila hanggang sa ganun ito po ay aming maaksyonan ng dahilian. Ano muna po tayo? Comments lang muna na tayo sa Facebook. Sandali. Sir, okay lang po. Sige po, tuloy na po natin. Akala ko may emergency, baka may... sige po, kailangan po mag... Hindi naman po, okay lang ako. Okay. Sige sir, tuloy lang po din natin. Ulit lang sa'yo natin yung kanina sinabi nyo para lang po mapacify yung mga nakikinig dyan na merong ginagawang konting ano sa anti-drug natin na gusto nilang mag-surrender uli. Tapos, paano uli yung proseso para kung gusto nila pong mag-surrender. At tapos po, para po kahit paano, alam nila kung ano yung datatan nila kung surrender sila. Ano po ulit yung mga partnership natin po para sa tokang surrenderies? Opo. Ito pong ating mga kababayan na gusto pong sumurrender. Opo. Pumunta lang po sila sa kanilang mga barangay hall. Meron po doong anti-drug abuse Lane. Lane, na kung saan po? Desk. Na kung saan po meron pong barangay official na mag-cater sa kanila. So, pumunta lang po sila sa kanilang mga barangay. And once po, na sila ay sumurrender at papasok po sila sa bahay pagbabago sa recovery program. Marami po nga programa ang ating pamahalaan. Meron po tayo rito mga tinatawag na yung sa mga skills sa development po. Sa inyo pong kaalaman, ang Tarlac City Police Station po
nakapag-under ko po ang ating mga bahay pagbabago ng iba't ibang skill sa training, po. Training na kung saan ito po ay kanilang magagamit sa kanilang tuluyang pagbabago. Opo. So, ito po ay ang ating pong butihing mayor ay sumusuporta po rito sa mga programang ito. Opo. At ilan po rito ay ang mga livelihood training. Na pamahagi po or naiyan natin sa ating mga surrenderer gaya po ng mushroom cultivation. Opo, basket weaving using plastic straws. Okay. So small appliance repair technician. Opo. Haircut and barbering. Tama po. Basic reflexology. Meron din po tayong shielded steel metal craft welding. Oh. So napakarami po nang maaari nilang maging benepisyo kung sila po ay susuko, susurrender at mag-undergo po ng bahay pagbabago or wellness and recovery program ng ating pamahalaan. Kaya kung sakaling may mga nakikinig dyan na gustong mag-surrender, ay huwag naman surrender, magbagong buhay. Sabi nga po ni Sir Chief Eric, marami palang programa, merong actually pangkabuhayan po yun. Po nun, kikita. Sana lang pag kumita sila, huwag na bumili. Kasi baka po pag kumita na, bumalik. Huwag naman sana. Pabalik, nagkaroon po ng pambili. Okay. Joke lang po, mga kaisa. Huwag na huwag niyo pong gagawin yun. Tandaan niyo po, binigyan na kayo ng chance. Huwag na po nating sirain yung binigay na chance sa atin. Mahirap pong makulong kasi family niyo, yung future niyo, yung buhay niyo. Tapos sir, balik din pa tayo kanina sabi niyo, yung police visibility, etc. Ano po naman po yung mga ibang hakbang po, let's say from petty theft hanggang sa malalaking krimen na pwedeng mangyari? Ano pa po yung iba nating mga preventive measures po na plano niyo po for the Tarlac City? Actually po, isa rin po dito sa ating programa ay ang pagpunta po sa mga barangay at ang pagbibigay po ng mga information na information na flyers. Opo, kung pamphlets para po mga safety tips para po maiwasan ang isang simpleng krimen gaya ng yung sa salisik. Okay. Sa snatching at iba pa pong mga krimen. So ang ating pong quad staff ay meron pong kanya-kanyang ginagawa na mga crime prevention tips. So ano po yun, information dissemination. Yes sir. Maganda po yun, lalo na kapag kumisan tayo, masyado tayong relax, na iiwan nating nakabukas yung pinto. Pagka umaalis po tayo ng bahay, so meron po tayo mga safety tips na pinamimigay. Mga cellphone po, kumisan nasa tricycle ka pa, nasa jeep, nakalabas po na gano'n. Ang ganda po yun, at least reminder po yun sa mga taong bayan. Sige po, sir, one of these days po, kung yung makuha po kami materials for that, check din po natin para makatulong po kami sa pagbibigay din po ng tips para sa ating taga-Tarlac City. Ay, okay po, sir. Salamat po sa bagay na yan. Yan. Napakagalang po, sir. Tapos, sir, ano naman tayo? Kanina sa punta sa crime, from the smallest, sa petty, until dun sa tapos yung anti-drug campaign natin. Sabi po nila kasi, ibahin naman po natin, sabi po nila na ang traffic ay sign of progress. Ngayon po dito sa Tarlac City, medyo po madami na ang mga sasakyan na malamang nakita niyo po yon. Ano po yung tulong na ibinibigay po ng PNP sa ating Tarlac City, sa ating Office of the Mayor o sa ating Tarlac City Management para po makatulong sa pag-ease ng traffic po sa loob ng ating syudad? Opo, talaga po nakikita natin. Talaga na marami po kasing malaki po ang volume ng sasakyan dito sa Tarlac City kasi alam naman po natin na strategically located po, nasa gitna po ng bawat bayan dito sa lalawigan ng Tarlac. And hindi lang po yung mga in-house na sasakyan, kundi marami nga rin po yung transient. So sa amin po, sa kapulisan, inaugmentan po namin ang ating mga poso o yung traffic management unit ng City Hall upang tumulong sa pagdaloy ng trapiko. Ganun din po dito sa ating MacArthur Highway, meron po tayo naka-deploy dyan ng mga traffic personnel. Pero sir, usually po kasi kapag ganyan, yung coordination din po sa sabi nga po ni Ma'am Mayor last time sa DPWH, sa
Pero po kasi, like the one po dito sa May Block 5, I think kasama po ata, may nakita rin po ang police, kasama po nga nung poso na tumutulong din po, kaya kahit papano. Matraffic pa din, pero may nagko-control, yun po yung sinasabi niyo po na ano, oh. Na nakakatulong po sila kasi marami talagang driver na kung saan si pwedeng sumingit, sisingit, lalo na pag nagbabattleneck na po, pag rush hour. Opo, kaya nga po, ang lagi po namin tagubilin sa ating mga traffic police, yung mga nakikita nilang pasaway, sawayin nila, nang sa ganun, hindi na po dumagdag ron sa bigat ng daloy. Tama po yung sabi niyo, sir, na talagang meron po talagang mga pasaway ng mga driver. Kaya kami po ay nakikiusap na sana, ganun na nga po yung daloy, sana wag na yun nagsweserve. Kasi mas nakakadagdag po kasi talaga yun. So kaya po naglagay po tayo ng ating kapulisan para sila po yung makiusap. Nakakapos na po ng traffic yun, tapos yung safety rin po nila, tsaka okay. Yung mga tao, yung mga nag-alok, kahit iba po mga commuter. So yes, maganda po yun. Comments po ba tayo sa Facebook? Wait lang po. Anyway, sige po, mukhang medyo mabagal po ang aking internet ngayon. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Tayo po ay nakikipagkwentuhan sa ating bagong police chief, si Sir Chief Eric Buenconsejo. Ngayon po, tanong naman po natin, ito, ano to eh. Actually, isa po ito sa mainit na topic din po. Yun naman po sa pagpo-protect at pagpo-promote ng, or pagpo-fulfill ng human rights dito sa Tarlac City, paano naman po ito na isasakatuparan ang ganung program po, Sir Chief? Sa pagdating naman po sa human rights, ang PNP po ay nag-adhere para dito. Okay. So kami po ay hindi kailanman lalabag dito. At ito po ay lagi namin sinasabi sa aming mga tauhan na especially pag kami mga huli, okay. Eh, dapat ang human rights lagi ay isaalang-alang. Okay. Yun po yung ating ano, dahil yung nga po, ang karapatan ng pantao ay hindi dapat yurakan. Tama. Isa po yan sa atin. Maraming salamat po doon. Actually, sir, that is the basic purpose po. Bakit nandun kayo, pinoprotektahan nyo nga po yung human life po or yung ating pangkalusugan namin, pangkabuhayan din po. At yung ating pong life po ng ating mga taga Tarlac City. So, kung kayo po ay nakikinig at kaka-tune in, kami po ay live sa DCTC 828 kHz AM band. Live din po kami sa Facebook. Visit lang po kayo sa official page ng Tarlac City Information Office. Ang programa po natin ay inihahandog ng Office of the Mayor, Mayor City Angeles para po, sabi nga kanina, ipahatid ang magagandang reforma na nangyayari sa Tarlac City at kasama nga po doon ay tamang-tama last February 5 kakaupo po ng ating bagong PNP Police Chief. Siya po ay si Sir Eric Buenconsejo. Kung kayo po ay nakikinig, kanina po nag-discussion ng mga achievements po nung from the past years na ang laking improvements, and kanina rin po ay nagbigay siya ng mga kanyang mga plano at ginagawa moving forward para po sa safety ng Tarlac City at para po sa pagiging kaisa niya sa ating Tarlac City Mayor, Mayor Christine Angeles. So yun po, meron pong comment, kitang-kita po ang support nyo sa Duterte administration pala. Sabi nga ni Carol Ann Diaz, Tarlac City supporters Duterte administration or something parang ganun. Felicita Alimurong, ito, ano to, lagi itong taga-subaybay sa atin. Salute and good job po sa ating masisipag na PNP personnel dito sa Tarlac City. Ramdam po namin na safe na nga ang syudad. So yun. Meron pa po ba? Mukhang pogi at mabango si Chief. Ayaw niya sabihin kung sino. Sir, ano po ba? Single, married? Secret. Complicated. Married na po, married. Married. Sorry po, married na, pasensya na po. Napaka-clean cut at napakalalim ng boss niya ni Sir Chief Eric. Time check, it's ang bilis ng oras, 8:42. Okay, 8:42 na po ng umaga. At tayo po ay nakikipagpanayam sa ating bagong PNP Chief of Police, si Sir Eric Buenconsejo. Ngayon po, sir, ano naman tayo?
ano naman, may isa pong actually dun sa napag-research namin, sir, para patulong naman mag-explain for us. Ano po yung ano, clean up drive and arbor day, yung tinatawag nilang police makakalikasan? Opo, ang arbor day po ay isang special na araw na kung saan sinesat aside po throughout the world to raise awareness po sa importance of trees. So ito po yung pinapaalam po dito, yung kahalagahan ng puno, ng isang puno. So ang Arbor Day po ay isineselebrate po ito sa kanikanyang pamamaraan, sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga puno. And ang Tarlac, yung pong Tarlac City Police Station ay sa kasalukuyan ay nakapagpadala na po kami ng letter request sa ating DNR para po sa mga seedlings, para po sa gaganapin namin na pag tree planting. Tree planting, pang ano, at least ano, pang kalikasan po. So may idea po tayo sa natin ipa-plant po yung mga seedlings na yan? Sa ngayon po, wala pa pong, pero ang malamang po dito sa mga malapit po sa, hindi po, dito po sa malapit sa ating river, protection po ng, protection po ng ating, sige po, asahan po namin, abangan po namin yan. May nagpapa-shoutout si Alan Kabigting ng Barangay Matatalaid na Santo Niño. Belated happy birthday din po kay Tita Linda Victoriano. Nag-celebrate po sila ata today. So, Kabigting family ng Santo Niño Matatalaid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Ito magandang question to. Actually, hindi ko alam, baka may bumatok sa akin sa labas. joke lang. Actually daw po, before, if you remember, meron yung mga parang malaking chan o plan something-something na gano'n. Ano po naman yung mga kanina, pagkalikasan? Ano naman po yung mga fitness program po ng mga police po natin ngayon? Ay, okay po. Para po sa inyong kaalaman, ang PNP po ay katatapos lamang yung aming tinatawag na Slim Possible. Slim Possible. Opo. Wow. Na kung saan po yung ating mga kasamahang pulis na medyo lumubo ng konti, sila po ay mayroong 3 months, I think it was 3 months, na binigay sa kanila upang palitin, bawasan yung kanilang sukat ng kanilang waistline. So, ito po ay ginanap sa Tarlac Police Provincial Office sa Camp Makabulos, na kung saan po ang buong Tarlac PPO ay nakapagbawas ng 5,000 pounds doon po sa mga 5,000 pounds plus lahat po doon sa mga kapulisan na sinukat na medyo sobra. Sa pamamagitan po ito ng Sumba. Yes, ito po yung ginagawa. At every Tuesday and Thursday po sa Camp Makabulos, pumupunta po ang ating personnel, na available personnel, para po sa Zumba. And itong last week, 2 weeks ago, nagkaroon po ng competition ng Zumba sa PNP po. Opo, sa PNP dito sa Camp Makabulos, headed po ni Mama Joji Lacadin. Meron po tayong mga fitness program na ginagawa sa PNP. Nang sa ganun, maging fit po ating kapulisan. And para rin po sa inyong kaalaman, sa kasalukuyan, ay meron po kaming basketball tournament na kung saan ito po ay napakagandang exercise. So lahat po rito ng station sa buong Tarlac at saka provincial headquarters ay sila po ang naglalaban-laban. Ano po yun? Laban per station o basta magtayo po kayo ng... Ito po ay per station po yung basketball tournament namin sa ngayon. Sino naman po, sir? Anong station naman po yung nangunguna so far sa ranking? Kung po sa ngayon po, ang hero na po ata at meron na silang 5 panalo at wala pang talo. Ang Tarlac City po, kumusta siya? Meron pong 3 panalo at 3 talo. Ayun naman pala. Siguro one of these days, manood po tayo. Actually, magandang programa yan. Tapos po, para ano siya na? Parang biggest loser yung peg po ng ano natin, fitness program natin. Slim Possible. It's Slim Possible. Yun nga po. So, yun. Nationwide po yun. Wala naman pong ano doon, parang per pound na ano po na competition or amongst the ano lang po yun, per local ano lang po yun, department districts. Kung di po ako nagkakamali sa national headquarters po, yung pinaka biggest loser, parang nagkaroon po ng award. Ah, ay,
Galing, ang galing po ng ating kapulisan. Actually, balik naman po tayo dun sa mga programs at mga preventive measures natin. Ano, sir, meron naman po dito nag-comment siya. Ano po yung sa City Health Office sa mga nightclub? Well, dito po sa mga nightclub, ang ating pong kapulisan na lalong-lalo na po sa opisina po ng Women's and Children's Protection Desk, yes, sir, ay tumutulong po sa ating mga City Health Officer, mm-hmm, sa kanilang at saka po sa City Social Worker Development Office, uh-huh, na kung saan sila po ay nagkakandak ng information dissemination regarding po sa mga bawat batas na nakakapalo po, mm-hmm, na napapalo sa kanilang uri ng trabaho. At ganun din po yung tinatawag na Expanded Human Trafficking Act of 2013, mm-hmm, sa mga empleyado po ng mga bars na ito, mga bars na ito. And ganun din po sa nagsusuport din po ang ating PNP sa pag-check ng kanilang mga dokumento po kung meron sila o wala. Talaga ano po, no? yung programs po, lahat po ng sabi nyo, malaking part po yung dissemination ng information. Ang kumbaga, ang laking tulong nun, beforehand pa, natututukan na sila, alam na nila, hindi na mangyayari mga hindi dapat. So may preventive aspect po talaga ang ating mga programs. Tama pong napaka-importante po talaga ng pamamahagi ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. Sa ganun nga po, gaya nasabi nyo, maiwasan talaga yung mga bagay. Opo. Para hindi na po mangyari. Sir, mamaiba lang tayo. Meron po ba kayong parang official Facebook or website para po promote natin? Kasi ang dami pong information na available pala para yung mga kababayan natin, lalo na sa Tarlac City, na meron po sila mga mabasa or makita na pwedeng basahin at pag-aralan para kahit papano may improvements tayo at ma-prevent din po natin yung mga hindi dapat, kumbaga. Question. Ito, magandang question to. Ano po ang suporta ni Mayor Christie sa Tarlac PNP? Ang ating pong butihing mayor ay malaki po ang sinusuporta, lalong-lalo na po sa ating mga programa. Una-una, yes, po dyan yung sa ating anti-illegal drugs campaign na kung, yes, saan yung pong ating mga drug surrenderer na nag-undergo po ng bahay pagbabago. Ay nagbigay po siya ng financial support. Opo. And yung pong sa trainings ng ating mga surrenderers. Opo. And kung sa resources po naman para sa PNP, andyan po ang yung maintenance po ng ating mga sasakyan na sadyang napakahalaga po. Opo. Kasi kung hindi po ma-maintain ang mga sasakyan nito, mapipilayan po ang PNP sa aming ginagawang pagsisilbi sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tarlac. Opo, so tama po yun. So maraming salamat po kay Mayor Christie Angeles sa pag-suporta po din yan sa PNP. Tulong-tulungan po yan, kumbaga, kaisa po nyo ang bawat isa sa pag-aayos po ng ating Tarlac City po. Tama po, kung tayo po ay magkakasama, bawat oras, sama-sama, sigurado po ako na ang Tarlac City ay mapapanatili po natin na maayos at tahimik. Actually, sir, ito po at yung bigay niyo po, sir, sige, yung mga contact data para kung po man nakikinig, sulat lang po. Pupostin po din namin to sa aming Facebook page. Pero in the meantime, sir, may ano po kayong gustong i-announce po for the contact? So, opo, sa ating mong mga kababayan, kung kayo po ay mayroong concern para po sa ating kapulisan, andirito po ang aming mga hotline numbers. So, para po sa landline, 982-2101. Para po naman sa smart, 0929-814-5791. 0929-814-5791. And para po sa globe, 0917-804-1185. 0917-804-1185. Okay. And para po sa aming PCR, sa aming pong Facebook account, pcr.tcps@yahoo.com. Okay, sige po. Opo.
Sir, ano po, meron po nag-text from Spectrum Communications, mabuhay daw po ang PNP Tarlac. Actually, ito po isa sa mga kaakibad niyo po ito kapag may mga programa po ata ang Spectrum. So, sila po ay nakikinig kayo. Maraming salamat sa pakikinig at mabuhay daw po ang PNP Tarlac at mabuhay daw po kayo, sir, sabi po ng Spectrum Communications. Maraming salamat po at one of these days po siguro ako ay makikipagkita sa inyo para mas lalo pa po nating ma-affecting ang ating pagtutulungan. Okay. One more hello daw kay Janelle Malyari Sabado. Nakikinig po siya sa atin at nanonood po sa Facebook. Nakikinig din ay ang ating kaibigan si Attorney Jose Lido Castro ng legal office po ng ating Tarlac City. Kung actually one of these days invite po natin yan si Attorney Castro. Wala naman kay Jam Soriano, ang galing naman! Exclamation point, hindi, joke. Dami naka-deploy na PNP sa daan ngayon. Sir, marami po nagbabantay ngayon na ano po, holiday, tapos siyempre maraming... Marami pong papunta pa uwi sa mga lalawigan na dumadaan dito sa ating bayan. Opo. Watching from Manila, Edward Mercado. Actually, sa lahat din po, maraming salamat Edward Mercado sa pagpapanood. Even po sa mga lahat na nanonood sa atin sa Facebook, sa CIO official webpage. Kung nasan man po kayo, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Good morning po sa inyo, good evening, magandang hapon kung nasaan po kayo. Sir, March na po niyan, March po kasi yung kung ano natin. Meron silang programa sa fire prevention. In terms naman po sa kapulisan po natin, kumusta naman po yung mga disaster preparedness po natin? Sa PNP po, kami po ay patuloy na nakikipag-coordinate po sa ating CDRRMO. Yes, CDRRMO. Kasi po, napaka-importante na ang ating mga kapulisan ay magkaroon po ng training pagdating po sa search and rescue operations. Mm-hmm. Na kung saan po alam naman natin na sila po yung expert dito. Oh, yung po ating mga CDRRMO. Tama, sir. So, andyan po, meron po tayo. At ang inyo po nga City Police Station po ay meron po tayong... mga SAR equipment po na pwede nating i-deploy just in case na magkaroon ng flooding or kasi alam po naman natin may some areas po dito sa atin na medyo mababa. And of course, ang pinaka-importante po is yung ating manpower. Meron po tayo. Kaya nga po, kaya nasabi ko kanina, para po sa training ng ating mga sa search and rescue capabilities ng ating mga personnel. Okay. So ano po kasi nabanggit nyo kanina yung visibility, let's say po, bakala po may idea kayo, ito additional, I'm gonna dig deeper po dito. Yung pong mga kabataan na, o hindi naman totally kabataan, na yung pong gustong mag-apply sa PNPA, paano po yung proseso, saan po sila pwedeng, ano po yung unang nilang hakbang na dapat gawin po? Opo, yung pong sa mga edad, kabataan na edad 17 hanggang 21, I think. Opo. Kung sila po ay... kumuha lang po sila ng application form. Yes, sir. Pero ito po ang kadalasan po kasi ang exam para sa PNP ay November po. Oh, November. Opo. So, sa ngayon pa lang, meron naman pong mga application form and then fill up lang po 'yon para kumbaga pag nagkaroon na po ng application na pwede na i-submit lang po nila sa registrar through mail po. Pag ganun, sir, sabi from 18 yung age po na sinabi nyo kanina, let's say nag-college po, tapos gusto niyang maka-dalawang taon sa kolehiyo, gusto niyang mag-change ng pwede po yun? Pwede po. Ngayon, if nakatapos din po siya ng kolehiyo, at gusto niyang panibago, pwede rin po siya, kaya let's say, graduate po siya ng engineering o ng ganun po. Basta po, papasok pa siya rin sa age limit. Okay, naman pala. So, yun, mga kaisa. Kung gusto nyo pong makatulong at magbigay public service through the PNP at gusto nyo pong mag-apply, kuha lang po kayo ng registration form at mag-submit po. Time check, it's 8:57. Uy, 3 minutes na lang. Kulang silang oras natin. Oo. Comment lang from Corlin Dulao Reyes, daming pagbabago ng Tarlac City. So yun po, galing kay Miss Corlin. Sir, sige, malinis na layunin, tapat na hangarin, magkaisa, bawat oras, sama-sama, ayon kay Gerald Fragata. Ang ganda ng family Fragata. Ayos, ha.
Okay, Sir Chief, sige po, bago po tayo tuloy-tuloy ang magpaalam, meron po ba kayong gustong final message para sa ating mga Tarlac City at gustong mga pasalamatan din sa mga nakikinig? Ay, opo, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa aming provincial director sa pagbibig sa Police Senior Superintendent Richie Medardo Arumin Posadas opo. Sa kanya pong tiwala na ako po ay upo dito sa Tarlac City Police Station. Gayon din po sa aking classmate na si Superintendent Bayani Rasalan. Na kung wala po si Bayani, baka hindi po tayo maano. And of course, kay Honorable Mayor Christy Angeles po na ako po ay tinanggap niya dito sa city ng Tarlac City po. So maraming salamat po. At ang inyong pong pagtitiwala, rest assured po ay susuklian po natin ng maayos at tapat na pagsiservisyo sa ating mga kababayan dito sa Tarlac City. Okay. Yun po, maraming salamat Sir Eric Buenconsejo, ang ating pong bagong-bago, napakalalim na boses at matipunong na PUP Chief of Police ng Tarlac City. Sir, thank you po for, alam pong kahit na busy kayo at nagpunta kayo sa aming programa. Maraming salamat at nagpunta kayo dito sa KAISA Radyo Patrol. Sir. Maraming salamat din po. Maraming salamat, sir. Babalik po tayo sa nangilang, it's actually 9 na pala. Wow, anyway, sige, pinabati ko si na Dexter De Vera, Raymond Patdu, Michael Manuel, na ang walang patid na listeners. So yan, maraming salamat sa inyo. Mike, Eric, and Gerald. Mahaba yung pala ni Gerald. Nagpapasalamat din po kami sa Office of the City Mayor para po sa magandang programang ito na inihandog niya po para kung saan ay ibahagi po namin ang magagandang reforma at nangyayari sa ating lungsod. Maraming salamat din po sa City Information Office at dito sa magagandang lalaking katulong ko ngayon na nagla-live feed. Ayaw nilang pabati ang pangalan nila, Umiiling. Umiiling din siya. Maraming salamat din po sa KAISA Radyo Patrol Creative and Editorial Team. Hindi ko na kayo babatiin. Si Aching April, babalik po yan next week every Wednesdays and Fridays from 8 a.m. to 9 a.m. Live po kami sa DCTC 828 at sa Facebook. Abangan niyo po ang pagbabalik sa himpapawid ni Aching April. Magkaisa, bawat oras, sama-sama. Salamat po, Mayor Christy. Ito po ang inyong lingkod, si Bong Clemente, para sa KAISA Radyo Patrol.